Ang Junior Police nga ang unang pelikula kung saan siya raw ang bida. Ang leading lady ko dito ay si Lady Lee. Yes, may leading lady po ako dito. Oo, oh, nakapag-leading lady ka pa pala. Yes, oo. No? So, akalain mo yun. Akalain mo yun. Ito nakapag-pink ako, may leading lady ako. Pero ito na rin daw ang naging farewell project ni Icy bilang child star. Tumumala yung project kasi wala maruro-role na mabigay for me. After po na yung Junior Police, nag-stop po ako. Hindi kasi kailangan rin po mag-focus sa studies. Nawala sa harap ng camera si Icy. Pero sa kanyang pagbabalik sa telebisyon sa edad na 17. Aileen! Ibang Icy na ang nakita ng mga manunood. May chika ako sa'yo. Nasa teenage life na siya noon eh, nung bigla siyang lumitaw na isa nga siyang Becky. So, marami nagulat. Taong 2008 na maging host si Icy ng showbiz-oriented program sa ibang istasyon. Dito, nagsimulang maging malaya si Icy na ipahayag ang kanyang sarili. Yung tinatawag na pag-out, may mga nasa-shock, may mga okay lang, may mga nag-appreciate. So, either way, may nagbabash, may nag-appreciate. Pag tumitingin ako sa salamin, nagagandahan ako sa sarili ko. Ilang taon? Ano, natanggap ko sa sarili ko nung puberty stage, mga 13. At mixed man ang reaksyon ng mga tao sa kanyang pagkatao, push pa rin daw si Icy sa pagiging happy and gay. Anong gusto mo sa showbiz? At kung meron tong naitulong sa'yo sa pagkatao mo, sa buhay mo ngayon, kung ano ka? Showbiz, ang dami ko pong natutunan with, una, with dealing with people, kasi you meet different kinds of people. Yes. And syempre yung confidence na nag-gain ko. Ang drama mo, dami-dami nagpapakamatay para mag-artista, tapos ikaw parang wala lang. Bumili naman kayo! Hoy! Bumili kayo! Nag-iimahin na ni Icy ang pagiging loud and proud, pero meron din naman daw siyang soft side. Ay! Lalo na pag naaalala niya ang yumaong lola na si Inday Badiday. Meron daw kasi siyang hindi nasabi rito. Hindi ako nakapagsabi sa lola ko na kung ano talaga. Hindi ko nasabi kasi, pero I'm sure alam niya na, pero... Hindi ka ba pumunta sa puntod ng lola mo at sinabi? Nung living niya, sinabi ko na. So, yung sa akin lang is, sana nasabi ko kasi I'm sure she will understand. Hindi ko lang nasabi kasi ang bata ko pa noon. Ano yung influensya sa'yo ng lola mo? Yung legacy na iniwan niya na kailangan is, ilagi niya sinasabi, be kind to the people that you meet on your way up. Because they are the same people you will meet on your way down. Oh, napakaganda naman. Magmula noon, ito na rin daw ang naging gabay ni Icy sa buhay. Parang you look satisfied. At kung kung diba, dumating yung mga pagsubok, may mabigat na dagok sa buhay mo, kanino ka humuhugot ng lakas? Honestly, kasi pag may dumating na dagok sa buhay ko, dinadamdam ko talaga. Ganun ako klase. So, humuhugot ako ng lakas, hindi na sa isang tao, sa ate ko, sa nanay ko, sa mga kaibigan ko.